So, quick update lang ng mini farm from this to this. It's me, Mervin. Welcome back to my channel. So in today's video, I will share to you a quick update lang dun sa pinapatayo natin mini farm sa Padre Garcia, Batangas. So kung bago lang kayo dito sa channel na to, baka pwede makainin ng favor. Sana you could subscribe and also click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. So kung hindi nyo pa napanood yung last video ko about the mini farm, i-link ko yung, ilalagay ko yung link dun sa description below para mapanood nyo siya. And then gusto ko rin palang magpasalamat sa lahat ng nanood nun and nag-comment, nag-like, and nag-share ng video. So basahin natin yung ilang comments na-receive natin. Hello Sir Pinoy Adventurista, silent follower niyo po ako sa Facebook and Instagram. Gustong gusto ko po mga travels and guides niyo. Ang saya at ang galing naman niyo po. Nakapagpundar na kayo ng farm. Dream ko din yan, magkaroon ng sariling farm. Good luck po sa new journey niyo and vlogging. Galing yan kay Moni. Thank you, Moni. So, yun nga. So, kung may dream ka na gustong ma-achieve, for me, ano lang eh, maniwala ka lang dun sa dream mo na one day matutupad mo siya. And, syempre, samahan mo na rin ng sipag at tiyaga para madali mong ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve. So, another comment naman from Lief sa Puso Mo TV. Congrats, yan din ang plano ko, makabili ng mini farm pero bandang Alfonso, Cavite. Sana nag-iipon pa ng pera na pambili. By the way, ilang square meter yan? So yun, maganda rin naman, maganda sa bandang Alfonso, Cavite. I'm from Cavite, I'm from Imus, and Alfonso is a nice place kasi malapit siya sa Tagaytay and malamig yung klima doon. So, yun lang, medyo expensive na dun sa part na yun. Nung una, kinoconsider ko rin yung Alfonso, pero medyo out of my budget na siya. So, yun. So, kung ilang square meters, yung nabili ko is 1,000 square meters sa Padre Garcia. Bakit 1,000 square meters nga pala? So, marami akong tinignan na lupa. Merong 1 hectare, 5,000 square meters, 2,000, 3,000. So, nag-decide ako na 1,000 square meters yung kunin kasi sakto lang siya para sa akin. Kasi pag masyadong malaki, kailangan mong magpabakod ng malaki, malaking gastos. Also, mahirap din i-manage or i-develop or i-maintain yung masyadong malaking lupa. So, kung rest house lang naman and konting tanim-tanim, okay na yung 1,000 square meters. And also, dun lang kasya yung budget ko sa 1,000 square meters. So, another comment is from Edward Flores. Ilang square meters po and how much po yung nabili nyo? 1,000 square meters siya. And for the price, so I think mas okay na wag na lang natin pag-usapan. Basta affordable naman siya and hindi lang ako talaga yung siguro comfortable na pag-usapan kung magkano siya. So, yun. Depende rin kasi, yung price kasi depende kung gaano kalaki. Pag mas malaking lupa yung binili mo, mas mura siya. Pag mas maliit, medyo mas mataas.
Also, depende sa location, kung meron ba siyang daan, kung nasa tabi ba siya ng highway or nasa tabi ng barangay road. So, depende naman yun sa makikita niyong lugar. So, bigyan ko lang kayo ng idea. Pag medyo mas malaki, meron naman akong nakita na around 250 pesos per square meters kung mga hekta-hektarya na yung bibili nyo. And kung medyo mas maliit, let's say mga 5,000 square meters, nasa mga 700 pesos per square meters. Meron din naman kayo makikita na around 500 square meters or 500 per square meters or 400 per square meter. So, mga ganun yung mga range. So, depende rin talaga sa location and sa laki ng lupa. So, since binalik na sa MTCQ ang Cavite, unfortunately, hindi kami makabalik or makapunta sa Padre Garcia. So, mabuti na lang na meron akong kamag-anak sa Padre Garcia na tumitingin dun sa lupa. And also, tinutulungan ako dun sa mga gusto kong ipagawa for now. So, just a quick update. Sa ngayon, naayos na yung bakod. Nalinis na rin yung property. So, naayos na yung mga kailangang linisin. Nalinis na rin. And yung mga tanim na nagabi nandun pa rin. And then, hintayin na lang natin na maging okay na siya para i-harvest. Doon naman sa bandang likod, meron din mga tanim na mais. So, yun din, hinihintay lang din natin na ma-harvest yun. And para mapaayos na rin natin at mapalinis yung bandang likuran. So, yun na. Let's check na kung ano yung development na meron na sa mini farm. Shoutout po sa lahat ng mga nag-comment and nag-congratulate sa akin. And sana magamit ko to as a motivation para mag-vlog ng
mas madalas at sipagin akong gumawa ng video. So, yun, salamat sa inyo and sana abangan niyo pa yung mga susunod ko pang videos.